Kaya ako talaga, sorry ha. Talagang ano ako. Boycott talaga. Hanggang kailan yung boycott? Wala. At then no better. Bakit? Basta wala. Ayoko na. Hindi na magbabago talaga yon. May interview, maraming mali. Maraming criticism. So, no interview, no criticism. No wrong statement, no nothing. So, shut up. Ayoko na talaga. Ano na, Dututo, napay usa ka reporter nga rin. Ikaw pa'y gilad. Nangutana o, how is your health? Yan ako, I'm fine, I'm good. Sagot pa lang ako, putang nga. Saan yung medical report mo? Binastos gani. O di ginan ako, ayun na lang. Ako himat yun. Pagawas, ako'y kontrabida. May ba na naunin mo ang tao? O ingnong taka, kumusta ang kondisyon sa bisong sa imong asawa? Dobe? Unsa man ang iyang kuhan? Naibaginitis o wa? May baho, orab na. Ganun eh. Binastos mag- kapila na good sa eleksyon, gipangutana ko, kaming ruhas. Niabot pa may sinagpa ay, unya, gusto ingon ako, ingon siya nga, medical report. Ngayon na lang. Maghubo na lang ta. Barak ka na itagotin, gusto ka? Gamay mo tagotin, kay igwad maglubot, bayot. Kamong mga taga Manila, kamong mga kaning mga reporting para tong si Manloping. It's a very impertinent question pa. Binastos. You know, how is your health? Oh, I'm fine. Where's your medical report? Aba putang ina. Mura paggasitang yung wag criminal. Ang ako ang tating no, how's the vagina of your wife? Is it smelling or not smelling? Give me the report. Bastos eh. Ang akala ng taga Maynila, mahadlog po ko ng may boycott. Putang ina. Wala, sige, pag-boycott. O, tanawa, di usara. Gobernur ah, kani. Wala, sila to as gawas, to adito layo. Huwag ko yung pakialam ninyo. Bakit karaki si Katago dyan? Ha? Mary Somali? Text ka doon sa... Marie Somali, you're next. Oh, GMA 7. Good evening. Isa ka pa dumating. Good evening, Mr. President. Sabi mo, di ba mabalik ka ngayon? Apo. Good evening, Mr. President. I would just like to clarify, what exactly did you mean when you said kill or stop journalism? Because we would like to believe that exposing anomalies and telling the truth, no matter how dangerous this is still one of the most noble professions in this world. I was taken out of context. There's no sense when you say kill journalism. You cannot connect the two words. I would say that you are into journalism. You run the risk. Even if you... No, you just mentioned a while ago, sorry, Mr. President, but you just mentioned a while ago, kill journalism. I am challenging you. Stop journalism in this country. No. Kill journalism here. Do not come here anymore because you were threatening to boycott. Go, let's stop journalism. I was using word kill. You kill the journalism here. Not the profession. I cannot stop you. It is in your person. Mm-hmm. Sir... Listen, you want to know... You want to... You do not want that, to come here, to boycott me. Kill journalism here. Because kung ayaw na ninyong punta, di wala ng journalism. Ano ka naman? How can I kill journalism? Ano, ibig kong sabihin, huwag ka na. If you want, you can kill journalism here. I'd only rely on the government. Because that if that is the threat, putang ina. Sinabi ko na sa hoy mga ugok, putang ina. I can lose the presidency. My life, honor, just do not fuck with me. Huwag ninyo akong takot. Boycott. Let's say kayo. Di mag-boycott kayo. Huwag na kayo man. Patayin ninyo. I was really translating it. Hala, patayin ninyo ang journalism dito. Sir, Mr. President, whenever you speak, it becomes headline because
frankly, whatever you say is seems to be new to a lot of Filipinos, and including the manner of how you express yourself. And that style actually endeared you to a lot of Filipinos. Dahil po marami ang humahanga sa inyo, do you think the Filipinos should follow your lead in how you express yourself and how you talk? Hello mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rio. Alam niyo na ba ang laman ng mga balita ngayon? Ipapaboycott daw si President Duterte ng mga media hanggat di siya nag-i-issue ng apology. Ha? Bakit nag-apologize na ba kayo sa kanya nang ipalabas niyo ang anti-Duterte commercial ng mga bata at yung pagpapakalat niyo ng maling impormasyon laban sa kanya at sa pagpapamukha niyo sa kanya palaging masama sa tuwing tinetelevise niyo siya sa inyong mga istasyon? Hindi, di ba? So kung ako sa inyo, tingin-tingin din sa mga salamin. Marami naman sigurong salamin dyan sa mga istasyon nyo, di ba? Tapos nung sinagot niya yung mga tanong nyo, magagalit kayo. At aminin nyo man o hindi, may mga bayaran talagang journalists. Accept that. At tungkol naman dun kay Madam Maris Umali ng GMA7, na biniro lang ng konti ni Idol, na bastos na, sexual harassment na, wow. Ngayon ko na pagtanto na para pala kayong mga nana o pigsa na masagi lang ng konti nga nawa. Yung bang tipo na pinitik ka lang tapos bigla kang iiyak na parang bata. Ganun kayo ka-exaggerated. Para lang talaga masira si Idol sa mga tao, gagawin nyo lahat eh no? Ang bagsi ko talaga mga media kayo. At tuwing kailan ba nagkakaroon ng exposure si President Duterte sa media? Di ba pag negative issue lang ang topic tungkol sa kanya? Pagkatapos ngayon tatakutin nyo na iboboycott nyo siya? Baka ho nakakalimutan nyo na kami ang media ni President Duterte at hindi kayo. Dahil real talk, na manipula nyo ang aming mga kaisipan sa loob ng 3 dekada para paniwalaing kaming lahat sa mga kasinungalingan at mga kabalbalan na mga binabalita nyo para magmukhang mabuti ang mga tao nagbabayad sa inyo. Kaya dapat talagang magkaroon ng media control sa Pilipinas dahil ang daming napapaniwala ng mga media na to. Yung mga mangmang naman, naniniwala ka agad na hindi na iniisip at hindi na inaalam kung tama ba o totoo ang balitang napanood nila. Nung mga nakaraang administrasyon, napansin ko talaga na bias at panaykabalbalan na ang mga binabalita nyo, kaya di ko na kayo pinapanood. Ngayon lang ulit ako nanonood ng mga balita dahil naman na ng mga balita si President Duterte ngayon. At no choice na kasi kayo dahil siya na ang presidente, di ba? At malungkot kasi kayo dahil hindi yung mga taong nagbayad sa inyo ang nanalo. Well, pasensya na ho kayo dahil di na uubra ang pangmamanipula nyo sa mga utak ng mga tao dahil di na bobo ngayon ang mga Filipino. Marami ng mga tao ang mulat na sa katotohanan sa mga pinagagawa nyo sa aming lahat noon. Kaya huwag yung takutin si President Duterte na iboboycott nyo siya dahil mas marami kami sa social media naglinis ng mga basurang tinapon nyo, ang tagatama ng mga maling impormasyong nilalabas nyo at ang mga tagapamalita ng mga positibong impormasyon tungkol kay President Duterte na halos bilang lang namin sa aming mga kamay nang ibinalita nyo. At meron na nga ba talaga kayong positibong nabalita tungkol kay President Duterte nung hindi pa siya nananalong pangulo? Ah, parang wala pa nga yata eh, di ba? Kaya anong sabi nyo? Iboboycott nyo si President Duterte? Kayo dapat ang iboycott namin. Yung mga media na nanguto sa atin para gawin tayong mga ignorante. Dahil ang media ay parang lason sa mga utak, lalo pag uto-uto at mga mangmang ang mga nakapanood. Nako, isang sabi lang ng mga yan. Isa lang ang sagot ng mga mangmang at ignorante dyan. Para silang mga baka na ang sagot nila palagi ay, oo nga, oo nga, oo nga. Ganun sila. Kaya mga kababayan, huwag na po tayong manood sa mga binabalita nila sa mga telebisyon dahil hindi ho tayo sigurado kung totoo ba o hindi. Sa mga social media na lang po kayo manood ng balita. Dahil pag sa social media ka nanood ng balita, meron pa hong posibilidad na may katotohanan. E di para masolusyonan ang problema na to kung iboboycott nila kayo Idol, gumawa na lang kayo ng bagong news program. Diba? Yung tipo na ang mga balita ay may katotohanan, merong integridad at walang kinikilingang pagbabalita. Pagkatapos, ang focus ng news program na yon ay maging update ng totoong nangyayari sa gobyerno. Dahil may tiwala ako na ang Duterte administration ay walang itatago sa bayan. Saka anong ginagawa ng mga personalidad na to? For example, si Boss Even De Mata, si Madam Maharlika, si Boss Arnel Ignacio, si Kuya sa Father and Son Duo, si Kong TV, Tulfo Brothers, at marami pang iba. O diba? Solved na ang problema. Tapos huwag nang panoorin yung mga bias na news program na yon. Yung bagong news program na lang nabubuin yung Idol. O diba? Tapos na ang problema. E di pag nagpa-press conference si Idol, di ko konti niya lang ang tao, diba?
At congratulations nga po pala sa inyong idol dahil malapit na nang mabuo ang inyong gabinete. At di ba ho wala pa po kayong na-appoint sa Department of Health? Well, may suggestion po kami sa inyo, si Dr. Willie Ong, sir. He is the best for the position, makatao, makabayan at matulungin sa kapwa. Kaya naman deserve niya po ang posisyon na yan. At kung naghahanap ka po ng berdugo, si Sir Ben Tulfo, sir, the best yan. At kung nangangailangan ka naman po ng BNL Secretary, vendor ng lugaw, si Madam Lenny ho, the best yan. Malaking tulong ho ang lugaw sa atin. Dahil within 3 to 6 months, kikita ka ng milyones na halaga dyan. Malaking tulong ho yun sa ekonomiya natin, di ba? Sana po makarating po sa inyo ang suggestion na to. So yun lang po, napadaan lang. Sobrang busy lang talaga. So, ako po si Mr. Rio.